Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa China. Sa China, isang babae ang naaresto matapos ang 20 years niyang pagtatago. Ang babaeng suspect ay kinilalang si Lau Rongxi, 45 years old, o tawagin na lang natin sa pangalang Leia. Siya ay ipinanganak ng taong 1975. Ang tatay ni Leia ay nagtatrabaho para sa isang kumpanya ng mga langis. Ang nanay naman ni Leia ay tumutulong lang sa pamilya na may-ari ng kumpanya ng langis kung saan nga nagtatrabaho ang tatay ni Leia. Bunso sa magkakapatid si Leia na may dalawang kuya at dalawang mga ate. Lumaki si Leia na suot ang pinaglumaang damit ng kanyang mga ate. Sa magkakapatid, si Leia ang pinakamatalino sa lahat. Mataas ang lahat ng kanyang grado simula nga nang siya ay mag-aral. Mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang at ng mga kapatid. Matapos nga ang 3 taon sa high school, hindi na nagtuloy sa senior high si Leia. Siya ay nag-aral na lang sa isang normal school o institusyon para sa mga gustong maging teacher. Maganda naman ang naging pakikisama ni Leia sa kanyang mga classmate. Isang beses nga, may classmate siya na nanghiram ng pantalon sa kanya at habang suot nga ng babae ang pants, nadapa siya at nasugatan. Hindi naman na nag-alala si Leia sa kanyang pants pero tiningnan niya agad ang lagay ng kanyang classmate kung ito nga ay nasugatan. Ayon nga sa mga nakakakilala kay Leia, siya ay isang mabait, maganda, matalino at simpleng babae. Matapos ngang makagraduate ni Leia sa normal school, na-assign siya bilang preschool teacher. Talagang magaling si Leia dahil ang pinipili lang na maging preschool teacher ay mga babaeng magaganda ang itsura at maayos ang pag-uugali. Sa isang event nga sa paaralan, nakilala ni Leia ang isang lalaki na 10 taon ang tanda sa kanya. At ito nga ay si Fa Ziying o tawagin na lang nating Richard na ipinanganak naman ng October 1964. Kumpara sa pagiging masipag mag-aral ni Leia, kakaiba naman ang ugali ni Richard. Wala siyang interes sa pag-aaral at gusto lang niyang maglaro ng football. Mula sa mahirap na pamilya din si Richard at bunso nga siya sa 7 magkakapatid. Maaga namang naulila si Richard dahil ang kanyang mga magulang ay magkasunod na namatay. Matapos nga ang junior high school, hindi na nag-aral pa si Richard at nagtrabaho na lang sa isang power plant. Nang kabataan ni Richard, palagi siyang nagpapasaway at hindi na siya makontrol ng kanyang mga kapatid. Matapang din siya, madalas na mapaaway at masungkot nga sa mga krimen. Taong 1979, nakulong na siya ng 3 taon para sa kasong pagnanakaw pero napalaya siya matapos ang 2 taon. Matapos nito, nakulong ulit si Richard ng 8 taon para sa mga kasong robbery at intentional assault. At nang makalaya si Richard ay nagsimula siya ng isang negosyo. Pero hindi na nasabi sa mga balita kung anong klaseng negosyo ang kanyang pinasok. Ayon nga din sa mga reports, nakuha ni Richard ang puhunan niya sa kanyang negosyo mula sa mga pangingikil niya sa mga tao at bayad ng mga grupong pinoprotektahan niya. Kumbaga, si Richard ay isang gangster na kinakatakutan nga sa kanyang lugar. May naging anak din siya sa una niyang asawa pero sila ay naghiwalay din agad. Taong 1993, nagkaroon ng balita sa school kung saan nagtatrabaho si Leia na tatanggalin na silang mga teacher at ililipat sila sa isang gasolinahan. Nalungkot nga si Leia sa balitang ito dahil gustong-gusto niya talagang nagtuturo sa mga bata. Naisip din niya noon na kung mawawalan siya ng trabaho ay sa niya kukunin ang panggastos ng kanyang pamilya. Kaya naman, nang makilala niya si Richard, ay nainganyo siya sa negosyong meron ito. Noong una nga,
Ayaw ng pamilya ni Lea na makisosyo siya kay Richard at nakaaway pa nga ang nanay ni Lea. Pero sa huli, pumayag na din ang pamilya ni Lea na siya ay umalis ng kanilang bahay at makisosyo nga sa negosyo ni Richard. Habang magkasama nga sina Richard at Lea, nahulog na ang loob ni Lea kay Richard. Kahit na malayo nga ang pag-uugali nilang dalawa. Na-inlove si Lea kay Richard dahil sa pagiging adventurous nito at sa pagiging matapang. Ugali na wala si Lea. Ika nga, opposite do attract. Hindi naman sang-ayon ang mga kapatid ni Lea sa pakikipagrelasyon niya kay Richard dahil sa hindi nga maganda ang pag-uugali nito. Sinubukan ng mga kuya ni Lea na paghiwalayin sila pero pinigilan sila ni Lea at sinabing dapat nilang katakutan si Richard. Katagalan nga, ang akala ni Lea na magiging masaya ang pagsasama nila ni Richard ay naging kabaliktaran. Nang magsimula nga ang relasyon ng dalawa, napabayaan na ni Lea ang trabaho niya bilang teacher. Isang beses nga ay umuwi si Lea ng gabi dahil dito siya ay pinagsamantalahan ni Richard at tabuntis. Pero hindi naman natuloy ang kanyang pagbubuntis. Dumarami na din noon ang mga krimen away na kinasasangkutan ni Richard. Nawala na din si Lea ng pagkakakitaan kaya hindi na niya nasuportahan pa ang kanyang pamilya. Sa kabila nga ng lahat ng ito, lalong nahumaling si Lea kay Richard. Namamangha kasi si Lea na nakakakuha si Richard ng maraming pera nang mabilisan. Dahil dito siya ay nainganyo na rin gumawa ng mga masasamang gawain. Kaya si Lea ay umalis na sa poder ng kanyang mga magulang nang siya ay 22 years old at tuluyan nang sumama kay Richard. Taong 1995, nagsimulang magtrabaho si Lea sa mga bar. Ang plano nga ni Lea at Richard ay mang-aakit si Lea ng mga lalaki mula sa kanyang trabaho at nanakawan nila ang mga ito. Dahil nga sa ganda ni Lea at pagiging bata, maraming nagkakang gusto sa kanya sa bar. Ang una nga nilang biktima ay isang lalaking mayaman at ito ay may asawa na at pangalanan na lang nating Wong. Niyaya ni Lea si Wong na magpunta sa kanyang bahay para tulungan siya sa isang bagay daw na kailangang ayusin. Pagpasok ni Wong sa bahay, doon ay tinutukan siya ni Richard ng isang patalim. Kinuha ni Lea at Richard nang sapilitan ang pera at alahas ni Wong. Wala masyadong dalang pera noon si Wong kaya tinakot siya ni Richard para sabihin kung saan siya nakatira para pagnakawan nila ang bahay nga nito. Sa takot nga para sa kapakanan ng kanyang asawa at anak, hindi sinabi ni Wong ang kanyang address kina Richard. Dahil dito, nagalit si Richard at pinatay si Wong ng July 28, 1996. Sumunod ay nagpunta sina Richard at Lea sa bahay ni Wong. Ninakaw nila ang mga pera at ari-ariang nagkakahalaga ng 80,000 Chinese yuan o 622,000 sa pesos. Pagkatapos ay pinatay din nina Richard ang asawa ni Wong at ang kanyang anak. Nagsimula naman ang isang imbestigasyon ng mga pulis sa nangyaring pagpatay at nakakuha nga sila ng impormasyon mula sa mga witnesses na ang isa sa mga suspect ay nagtatrabaho nga sa isang bar. Sa kanilang pag-iimbestiga, napansin nilang may isang empleyado ng bar ang hindi pumasok sa trabaho. Ang babae nga ay kinilalang si Jean. Pero nalaman ng mga pulis na peking pangalan lang pala ang ginagamit nito. At ang totoo ay si Lea pala ang babae. Dahil nga dito, napunta ang mga pangalan ni Richard at Lea sa wanted list. Samantala, matapos nga ang krimen, umalis na si Richard at Lea sa inuupahan nilang bahay at lumipat nga sa kalapit na probinsya. Ganun pa nga din ang naging kanilang setup. Si Richard ay mang-hold up at si Lea naman ay magtatrabaho sa isang bar para maghanap ng biktima.
Taong 1997, sinabihan ni Richard Celaya na ang isa sa mga katrabaho niyang babae ay mukhang mapera. Pangalanan na lang natin ang babae na si Chen. Isang gabi, sinundan ni na Richard at Leia si Chen sa kanyang bahay. Nang makapasok na sila sa bahay, tinakot ng magkirelasyon si Chen para ibigay nga ang lahat ng kanyang pera. Ayon kay Chen, wala siyang hawak na pera ng mga oras na iyon at lahat nga ay nasa bangko. Nakipagsundo si Chen kina Richard at Leia na ibibigay niya ang detalye ng kanyang bank details sa palit ng kanyang buhay. Pero hindi pumayag si Richard sa gusto ng babae. Ang gusto ni Richard ay tumawag si Chen ng kaibigan niya na mas mapera pa sa kanya para ang babaeng yun na lang ang nanakawan nila at papalayain si Chen na buhay. At dahil nga buhay niya na ang nasa peligro, walang nagawa si Chen kundi tawagan ang kaibigan niyang si May na 29 years old. Tulad ni Chen, sinabi din ni May na wala siyang dalang pera. At ibinigay na lang ni na May at Chen ang kanilang mga ATM card kina Richard. Binantaya ni Richard ang mga bihag nila habang si Leia ay nagpunta naman sa bangko para nga mag-withdraw. Nang nakabalik na si Leia at nakuha na niya ang lahat ng pera ng dalawang babae, dito na nga pinatay ni Richard ang dalawang babae. Matapos nga ang krimen, lumipat muli sina Richard at Leia sa ibang probinsya. Taong 1998, muling nagtrabaho si Leia sa isang bar para mangakit ng mga lalaki. Sa bar, nakilala ni Leia ang isang lalaki na si Lou. Inaya nga din ni Leia si Lou na pumunta sa kanyang bahay. Nang nakapunta na si Lou sa bahay ni Leia, tinakot na siya ni Richard para ibigay nga ang lahat ng kanyang pera. Binigay naman ni Lou ang kanyang susi ng kotse at sinabing may pera nga sa loob nito. Matapos ngang makuha ni Richard ang pera sa kotse, hindi siya nakontento dahil konti lang daw ang pera na iyon. Unutusan ni Richard si Lou na tawagan ang kanyang asawa para magpadala ng pera at kunwari nga ay may emergency. Nang sumunod na araw ay pumunta nga ang asawa ni Lou sa napagkasunduang lugar. Nagulat nga siya dahil hindi ang kanyang asawa ang kanyang nadatnan kundi isang babae at ito nga ay si Leia. Tinakot ni Leia ang asawa ni Lou at dinala nga sa bahay. Doon ay nakita ng babae ang asawa niyang si Lou. Binigay ng asawa ni Lou ang 70,000 Chinese yuan o 544,000 pesos kina Richard at Leia. Sa hindi nga malamang dahilan, hindi pinatay ni na Richard ang mag-asawa at pinakawalan ang mga ito. Pero sinabi ni Richard sa mag-asawa na kung magsusumbong sila sa pulis ay hahanapin sila ni Richard at may gagawing masama sa kanila. Dahil nga dito, lumipat na naman ng ibang probinsya sina Leia at Richard matapos ang krimen. Taong 1999, muli na namang nagplano sina Leia na papuntahin at nakawan ang isang mayamang lalaki. Bumili pa nga si Richard ng kulungan ng aso at isang ref na inilagay niya sa loob ng kanilang apartment. Sa isang bar, nakilala ni Lau ang isang CEO na nagngangalang Gian. Si Gian ay inaya nga din ni Leia na pumunta sa kanyang bahay. Si Gian ay kinulong ni Richard sa binili niya ngang kulungan. Hindi tulad ng iba, si Gian ay hindi takot kina Leia at Richard. Sinabi ni Gian na wala siyang pera at hindi nga siya talaga mayaman tulad ng iniisip ni na Leia. Kinailangan pa ngang tawagan ni Gian ang kanyang mga kaibigan para makautang ng pera at siya ay mailigtas. Pero lahat ng tinawagan ni Gian ay hindi siya pinahiram ng pera. Ang sandali pa ang lumipas, sinabi ni Gian kay Richard na mukhang hindi naman niya kayang pumatay ng tao. Nagalit si Richard dahil tingin niya ay minamalit siya ni Gian. Kaya naman, para magpakita ng isang halimbawa, lumabas si Richard at kinausap ang isang karpintero.
Sinabi ni Richard sa karpintero na may gusto siyang ipaayos sa kanyang bahay. Naniwala naman ang lalaki kaya sumama siya kay Richard. Pagpasok nga ng karpintero, dun na ginawa ni Richard ang masama niyang balak. Pinatay ni Richard ang walang kamalay-malay na karpintero. Dahil dito, unti-unti nang natakot si Gian para sa kanyang buhay. Tumawag si Gian sa kanyang asawa para magdala nga ito ng pera sa isang lokasyon at sinabing hindi na daw muna siya uuwi ng bahay. Nagtaka naman ang asawa ni Gian dahil alam niyang hindi mag-uutos ang kanyang asawa na magdala nga ng napakalaking pera. Dahil dito, tumawag siya ng mga pulis at ipinaalam nga na nasa panganib ang kanyang asawa. Dalawang beses nag-ayos ng pakikipagkita ang asawa ni Gian kay Richard para ibigay nga ang 10,000 Chinese yuan o 77,000 pesos. Pero sa magkaparehong pagkakataon ay hindi sumipot ang asawa ni Gian. Dahil dito, nagalit si Richard dahil ilang araw na silang pinapaasa ng asawa ni Gian. Nagplano si Richard na magpunta sa bahay ni Gian para makuha niya mismo ang pera. Lingid sa kaalaman ni Richard, wala na doon ang asawa ni Gian at ang kanyang anak dahil sila ay tumakas na. Nang mga oras na iyon, kinutuban na si Richard na kung siya ay aalis baka mahuli na siya ng mga pulis. Kaya naman, nagbilin siya kay Leah na kapag hindi na siya nakabalik ng gabi, ay naaresto na siya ng mga pulis. Binilin din niya kay Leah na tapusin na si Gian para makapaghiganti. Makalipas nga ang ilang oras ay nakarating na si Richard sa apartment ni Gian para maghagilap nga ng pera at mga ari-arian. Hindi alam ni Richard na may mga pulis palang nag-aantay sa kanya. Na-corner si Richard sa loob ng apartment at pinasuko nga ng mga pulis. Pero hindi lumabas si Richard kaya naman kinailangan ng mga pulis na gumamit ng puwersa para mabuksan ang pinto. Makikita pa nga sa video na si Richard ay pinoprotektahan ang sarili niya gamit ang isang silver na bag. Matapos nga ang ilang sandali ay naaresto si Richard ng mga pulis. Sa kabilang banda, dumating na nga ang gabi pero hindi na nakauwi pa si Richard kaya naman tinapos na ni Leah si Gian. Huli na nang makarating ang mga pulis dahil nga dinatnan nila si Gian na wala ng buhay. At si Leah naman ay tuluyan nang nakatakas mula sa mga krimeng ginawa niya. Sa kabuuan nga, pito ang naging biktima ni Leah at Richard. Kinasuhan ng mga pulis si Richard ng kidnapping, intentional homicide at robbery. Sa interrogasyon ng mga pulis kay Richard, wala silang nakuhang kahit anong impormasyon tungkol sa kasabwat nito at hindi siya nakipag-coordinate sa investigasyon. Ginawa nga ito ni Richard para hindi na hanapin ng mga pulis si Leah at nang marinig niya nga na nakatakas si Leah, tila nabuhayan siya ng loob. November 18, 1999, napatunayang guilty si Richard sa tatlong kaso laban sa kanya at nahatulan siya ng bitay. December 28, 1999, nangyari na nga ang pagbitay kay Richard. Sa kabilang banda, lumipat sa ibang probinsya si Leah at nabuhay nga gamit ang pangalang Shirley habang nagtatago sa mga pulis. Nagtrabaho ulit siya sa isang bar at nagkaroon nga ng mga kaibigan. Nagparatokoy pa umano si Leah para hindi makilala ng mga pulis. Hindi na din siya nalabas ng probinsyang kanyang pinagtataguan. Umabot nga ng 20 years ang pagtatago ni Leah at sa loob nga ng maraming taon, naging maayos naman ang kanyang pamumuhay. Natuto siyang gumamit ng musical instruments at natutong magpainting. Taong 2019, nakilala naman ni Leah ang bago niyang boyfriend na si Mario. Naging maganda naman ang relasyon ni na Mario at Leah sa mga nagdaan na buwan. Isang araw, sinabi ni Mario kay Leah na bantayan ang tindahan niya ng relo dahil kailangan niya munang umalis.
Pumayag naman si Lea at nagpunta nga sa mall kung nasaan ang tindahan ni Mario. Lingid sa kaalaman ni Lea, ang mall na iyon ay punong-puno ng mga CCTV. Ang mga CCTV na ito ay may AI face recognition na makakapagsabi ng pagkakilanlan ng isang tao base nga sa mukha. Na-detect nga ng AI system na ang isang babaeng pumasok sa mall ay 97.33% ang tugma sa babaeng nasa wanted list ng mga pulis at ito nga ay si Lea. Dahil dito, November 28, 2019, naaresto si Lea. Kinasuhan ng kidnapping, intentional homicide, robbery at ikinulong. Nung una nga ay itinanggi pa ni Lea na siya ang babaeng hinahanap ng mga pulis. Pero makalipas nga ang isang araw, umamin si Lea na siya nga ang babaeng kasabwat ni Richard sa mga krimen. Nagsagawa nga ng DNA test ang mga pulis at nakumpirma nga na ang babae nga ay ang pugante na hinahanap nila sa loob ng 20 years. December 2020, nagsimula nga ang trial ni Lea. Ayon sa kanya, siya ay inosente dahil biktima lang din siya ni Richard. Bata pa kasi siya noon at minanipula lang siya ni Richard. Nang magsimula nga ang kanilang relasyon, nag-iba ang trato sa kanya ni Richard. Madalas daw siyang sakta ni Richard at pinapagawa siya ng mga bagay na ayaw niya. Natakot si Lea dahil kung hindi siya susunod ay posibleng saktan siya at ang kanyang pamilya ni Richard. Sinabi din ni Lea na wala siya sa lugar kung saan nga ginawa ni Richard ang mga krimen at tumulo lang siyang nakawan ang mga ito. Dagdag pa ni Lea, mabait at tahimik siyang tao kaya hindi niya kayang gawin ang mga bagay na ibinibintang sa kanya. Ayon naman sa pamilya ni Lea, ang mastermind talaga ay si Richard at napilitan lang nga daw si Lea na sumunod dito. Nagsorry naman si Lea sa mga biktima pero wala daw siyang pera pambayad nga sa mga danyo sa kanila. Kaya naman sinabi ni Lea na gagawa na lang siya ng isang panawagan sa publiko para nga manghingi ng pera na ibibigay sa pamilya ng mga biktima. Pero ayon sa mga pulis, si Lea ay maraming pagkakataon na pwede siyang tumakas at magsumbong sa mga pulis pero hindi niya ginawa. Ayon nga din sa mga judge, bakit daw tinanggap at nakinabang si Lea sa mga pera na mula sa pagnanakaw kung di naman talaga siya kasabwat ni Richard. Ginamit naman ng prosecutor ang ebidensya ng isa sa mga biktima ni Lea na pinalaya nila noon. Ayon kay Lou at sa kanyang asawa, hindi daw nag-uusap si Lea at Richard habang ginagawa ang krimen pero pareho silang nasa loob ng bahay. Tila alam at praktisado na daw ang dalawa sa kanilang ginagawa. Nagkakaintindihan daw ang dalawa kahit na nagtitinginan lang. Ang pahayag nga na ito ay naging matibay na ebidensya laban kay Lea. September 2021, napatunayan ng korte na guilty si Lea sa tatlong kaso laban sa kanya. Para kasi sa judge, hindi nagtutugma ang statement ni Lea sa mga ebidensya. Hinatulan din si Lea ng bitay at agad naman siyang umapila sa kanyang hatol. December 2022, pinagtibay nga ng mataas na korte ang hatol kay Lea at siya nga ay pinatawan pa rin ng bitay. Magpahanga ngayon ay wala pang lumalabas na balita kung nabitay na ba si Lea o hindi pa. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!